Mabuting balita rin, lalo't higit pa para sa ating mga kabataan at kanilang mga magulang, dahil maaari na pong magpaturok ng booster shots ang ating adolescent population age 12 to 17 years old. Nagbigay na ng go signal ang Department of Health para sa pagsisimula ng booster dose vaccination sa mga batang edad 12 hanggang 17 na immunocompromised. Ito ang mga batang sumasailalim sa cancer treatment at tumors of the blood, gayon din ang mga organ transplant recipient, mga nakatanggap ng stem cell transplant sa nakalipas na 2 taon, maging ang mga kabataan na may moderate o severe primary immunodeficiency, advanced o untreated HIV infection, mga nagdadialysis at iba pang immunocompromised gaya ng nakararanas ng malnutrition. Batay sa inaprubahang guidelines ng DOH at ng Health Technology Assessment Council, kinakailangan na may 28 days na interval o pagitan mula nang maka-fully vaccinate ang isang batang immunocompromised bago ito magpabakuna ng booster shot. Pfizer ang brand ng COVID-19 vaccine na gagamitin dahil ito pa lamang ang nakakuha ng emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration. This emergency use authority na meron tayo ngayon ay binigay lang sa Pfizer yung amended, no? So yung Moderna, even though meron silang ganitong EUA, hindi inamend yan for the 12 to 17 based on science, based on evidence na pinag-aralan ng ating Food and Drug Administration. Wala pa hong ibang brands ng bakuna ang pwedeng ibigay sa ating mga 12 to 17. And we rely on our Emergency Use Authority which was amended by the Food and Drug Administration. Ayon sa National Vaccine Operations Center, inuna lamang ang pagbibigay ng booster shot sa mga batang immunocompromised upang maiwasan ang kalituhan sa mga health workers na magbabakuna. Paliwanag pa ni NVOC Chair, Health Undersecretary Mirna Kabutahe, posible ring sa darating na weekend ang pagbabakuna ng booster shot para naman sa healthy minors. Pero 5 buwan ang kinakailangang interval para dito. Kaya inuna po natin para hindi ma-confuse, may konting partida, ika nga, sanayan yung ating mga health workers na ang interval ng immunocompromise ay 28 days, doon sa healthy ay 5 months. Isusunod din natin after 1 or 2 days. Sa Thursday, maglalabas na tayo ng rest of the pediatric. Sa datos ng DOH, sa ngayon nasa 9.4 million na ng mga batang 12 to 17 years old ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 na maaari nang makatanggap ng booster dose. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.